Congressman Bonifacio Basita binanata ng lungsod ng Maynila dahil hindi sa pagsunod sa utos o memorandum ng DILG na pansamantalang itigil ang pagkumpiska ng mga lesensya sa mga motoristang lumabag sa batas ng kalsada. Ayon pa sa mambabatas, tila ay ginagawa ito ng Maynila na paraan ng pagnenegosyo sa kanilang panghuhuli at pagkukumpiske ng lisensya dahil halos umaabot sa 1,500 pesos ang multa sa nahuhuling walang travel permit sa dadaan sa Maynila. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell. Para mas magiging updated ka sa susunod na i-upload kong mga video. From City Government of Manila, we are all aware na may nilabas na memo ang DILG. Narito ang video at ating panuuri kung hindi ka deputized ng LTO. And almost all LGUs within Metro Manila nag-comply. My question, Mr. Chair, is ang Manila po ba, City Government of Manila, nagsumusunod na at nag-comply na doon sa memo ng DILG, particular doon sa non-confiscation of driver's license, Mr. Chair? From the MTPB. Mr. Chair, ang Manila po, MTPB, hindi po tayo sumusunod doon sa ano. Kasi sa pagkakaalam ko po, ang dapat po sa mga dito yung ating city legal with regards to this matter. Sige, Attorney Liadok. Mr. Chair, hindi po natin 'yon ini-enforce ngayon because the position of Manila is we have our own ordinance which specifically states that we can confiscate licenses. So 'yun po yung ini-enforce ng MTPB. So Mr. Chair, kung ganoon ang stand, ang position ng City Government of Manila, parang gusto nating sabihin mali yata yung memo ng DILG. And Mr. Chair, almost all LGUs, not only in Metro Manila, but nationwide, sumunod. But of course, we respect the City Government of Manila. Gusto ko lang ipaalam, Mr. Chair, nito lang, I think, few days ago, may nahuli sila, taga Nueva Ecija, Tapangat Sinan, tinikitan, kinumpiskan lisensya. At dahil sa hindi pagsunod ng City Government of Manila, as advocate, wala kaming magawa kundi tulungan yung pobreng truck driver from Pangasinan. Kami po ang tumubos ng ticket ng kanyang lisensya. Na dapat sana kung ang City Government of Manila ay marunong sumunod at nirerespeto ang DILG memo, hindi dapat nagsasuffer ng ganito, Mr. Chair, ang mga motorista, lalong-lalo na po yung residente, truck drivers from Visayas and Mindanao at sa malalayong parte ng Norte. Mr. Chair, may tanong lang po ako sa MTPB. Marami na po ang tumawag sa amin. On the record, may ini-implement po kayong travel permit sa truck drivers. And on the record also, Mr. Chair, kapag may travel permit, they are free kahit saan dumaan. Pag walang travel permit, limited yung pwede nilang daanan. Mr. Chair, ang tanong ko lang po from MTPB, is it true na meron kayong ini-implement na travel permit para sa mga truck drivers, Mr. Chair? MTPB, you may respond. Mr. Chair, meron po tayong ini-implement po na tawag po doon permit to travel. Nakasaad po yun sa ordinansa po natin, yung Revised Traffic of the City Government ng Manila, Section 92 po yung permit to operate ng trucks po, ng mga load po ng trucks. So, nag-issue po tayo ng permit po talaga. Pero, naki-specify lang po doon kung saan lang po yung mga kalye na pwede lang po nilang daanan, hindi po lahat. Yes, Mr. Chair. MTPB, Mr. Chair, magkano po yung presyo per permit? Your Honor, so ordinance po, 1,500 pesos po siya. 1,500, pero ang information po is 2,000 pesos. By the way, subject for validation yan.
Good for how many days or how many months po bawat permit? So ordinance po, 1 month lang po yan. Kasi kaya po ganoon 1 month lang ang pinasa po ng City Council po namin para ma-regulate po ng maayos po ng City Government ng Manila yung mga trucks po na pumapasok sa loob ng Manila. Mr. Chair, naitanong ko lang po ito. Kung ako pala ay isang negosyante, may 10 akong trucks, kailangan ko pala, kung dadaan ako ng Manila, I need 15,000 pesos per month. Every month. And ito po, kaya namin na gusto nating i-validate, Mr. Chair. Assuming na talagang tama, makatwiran at makatao ang ordinansa na ipinatutupad ng City Government of Manila, Mr. Chair. Ang tanong ko sa ating lahat, papaano kung lahat ng lokal na pamahalaan ay gagayahin ang lokal na pamahalaan ng Maynila? Hindi, Mr. Chair, alam ko hindi niya kaya sagutin and I will not ask him na dapat niya sagutin to kasi ang gusto kong iparating, Mr. Chair, is granting na tama ang ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Maynila na mag-charge ng 1,500 travel permit bawat truck na pumapasok sa Maynila. Ilang thousands ang pumapasok sa Metro Manila. Second, kung ako ay mayor at gagayahin ko rin siya, ano na ang mangyayari sa mga negosyante sa ating bansa kung lahat gagaya sa Maynila na magre-require ng travel permit 1,500 every month. So siguro Mr. Chair, with your indulgence, dapat po mabigyan ito ng attention dahil meron pa po akong na validate na ilang LGUs na gumaya dyan. And alam natin na kung walang trucks, walang truck drivers, magugutom tayo pare-pareho. And with respect to the local government unit of Manila, ako po ay strongly believe na yan ay hindi tama, hindi makatao. So, Mr. Chair, siguro po ma-call din natin yung attention ng DILG. Kung ano po ang comment nila, Mr. Chair, ng DILG. Yes. Kung Chair, ito po ba ay sa pananaw ng DILG ay tama at walang policy, guidelines, or batas na nilalabag? Mr. Chair, if I may, just to reply, quick reply lang po. Yeah. Ah, sige, Congressman Chua. Thank you. HB for beauty. So, Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ang sitwasyon po kasi ng Manila kakaiba. Dahil lahat po ng truck, dyan po talaga dumadaan. Ito po yung parang users, road users, ano yun, yung sa national government, your road users tax. Parang ganun po ang ano nito. Alam po ninyo, ang kalye po ng Maynila, kung lalong-lalo na yung R10, yung Rojas Boulevard, yung mga daanan po ng ano, galing po sa iba't ibang lugar yan. Mga galing po sa Cavite, sa North at saka sa South. Hindi po kagaya sa ibang city, hindi naman po sila yung ganong kabugbog. Unlike yung dito po sa atin. So, ayun po, ginagamit po yan para sa mga road maintenance. But in any event, Mr. Chair, the ordinance remains valid until it is declared by the court na hindi po ito valid. So, since nandiyan po yung ordinansa, the only way to question that is to attack it directly. Yun lang naman po yung aking from my point, Mr. Chair. Noted. Congressman Pumarin. Thank you. I'm not from Manila, pero I came from the LGU. Kung titignan natin, 1.5 parang napakalaki. That's for 1 month. But if you're gonna compute it, sa 30 days, that's lumalabas na 50 pesos a day. Now, if you have 10 trucks flying in that particular city, isa lang po ibig sabihin niyon.
maganda po yung negosyo nyo dahil dumadaan kayo doon. So it's a win-win situation for both parties. Anyway, that's my personal opinion. My other query, kasi tinanong po ni Congressman Busita with regards to doon sa memo na nirelease ng DILG na bawal mag-confiscate ng lisensya pag naghuli. Ang sabi po ng taga Manila, meron po silang enabling law, which is the ordinance. Ako po, alam ko po yung sagot siya dahil galing po ko sa LGU, but I think, Mr. Chairman, it's better for us to hear it from USEC, who is a lawyer, kung anong opinion niya with regards to that scenario. USEC. Na may DILG memo, pero ang nangibabaw is yung city ordinance. USEC Villanueva. Sa panig naman po ng national government, meron po tayong land transportation code at may nakalagay po doon na yung pwede lang mangumpis ka ng license is yung national government through at that time it was the LTO pero yung succeeding organizations the MMDA now. So kaya po na issue ni secretary yung memo na yon. Pero be that as it may, si Secretary po ay na-conceive ng isang win-win solution po at yan po yung single ticketing system na kung saan lahat ng LGUs ay magkakaroon ng single ticketing system at yung income sa paghuhuli ni under the single ticketing system ay may share na mapupunta kagad sa LGU involved. Para hindi po mawala yung income in that case. Yun lang po. Yung pag-confiscate, yun ang main issue, USEC, if I may. Yung USEC, yung issue na may enabling law sila, ginagamit yung ordinance. Ako, alam ko po yan. So it's better to put it on record na ano po mangyayari dun sa memorandum ng galing sa DILG na bawal mag-confiscate ng lisensya. In that case po kasi yung stand ng DILG is that yung nangingibabaw is yung national law, yung that it would take precedence over ordinances should be aligned with the national law and the national law should be considered to supersede ordinances in that regard. You know, yes, po. Chairman? Yes, that's a very good answer. Now, with that kind of statement, magkakaproblema po ang Manila. Dahil ang Manila nangungumpiska ng lisensya. Now, with your answer, bawal. Dahil in your opinion, as the USEC and as a lawyer, masusupersede yun because of sa national. Yes po. However, as out of due respect and courtesy din po to Manila, I was present po at a recent Metro Manila Council meeting at syempre despite the differing positions of the DILG and the City of Manila in this regard, ayaw naman po ni Secretary Abalos being a former mayor himself na magbanggaan yung dalawang government agencies or dalawang government bodies on this dahil at tulad po ng sabi kanina, tayo ay magkakampi lahat, tayo ay isang pamilya lahat. Kaya at that meeting po, I recall na nagkasundo po na pansamantala hindi mo na mangungumpis ka yung City of Manila on the promise na magkakaroon na nga nitong single ticketing system para magkaroon po ng win-win solution. So Mr. Chairman, kay Mr. Jokno, so ngayon ba nangungumpis ka pa kayo ng lisensya? Yes, ko. Yes, Your Honor. Hindi kayo in line with the meeting doon. Dahil kasasabi lang ni USEC na sususpend muna yung pangunguha ng lisensya dahil magkakaroon ng single ticketing na system. Yan po ang pagkakaintindi namin nung meeting na yun po. So siguro para hindi tayo magkaroon ng konting, tama may magkaroon pa ng, hindi mo problema, yung slight disagreement. So siguro, Mr. Chairman, you being a representative from Manila, siguro mag-coordinate po tayo with the DILG kung ano po. Dahil kagaya ko po, kung ako po ang nagda-drive, kinuha niyo yung lisensya ko, mag-aaway tayo noon.
dahil meron ng ruling na wala muna, sinuspend muna yung pagkukuha ng lisensya. Yeah, yes po, magandang point po Kong. We will coordinate na lang po with our counterparts sa Manila to further clarify this matter. Yes. Ito po yung concern doon, Mr. Chair. Ang mga truck drivers po, galing yan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Luzon, Visayas, at Mindanao. At siyempre po, hindi nila alam saan sila dapat dumaan. Kasi po, ang nangyayari, kung wala kang travel permit, bawal, ang daming bawal mong daanan eh. Kaya ako po, Mr. Chair, parang ang impression ko dyan, bitag eh. Kasi, paano mo malalaman yung otorisado na dapat mong daanan? So, in general, Mr. Chair, napakarami po ang nahuhuli ng enforcers ng Maynila dahil dito sa travel permit na ipinatutupad nila. And, hindi ko lang ma-recall, Mr. Chair, i-re-research ko ito eh. Alam ko, yan ay labag sa batas at may memorandum ang DILG dyan na hindi pwede nilang gawin yan. Kaya nga po, ang challenge ko, Mr. Chair, granting na tama sila, anong mangyayari sa mga truck drivers kung lahat ng LGU ay ganyan ang ipapatupad? Nabanggit po ni Honorable Congressman Chua, yun daw po ay para sa road users tax. Parang yun ang punto. But Mr. Chair, with respect to Honorable Congressman Chua, every time po na tayo ay magre-reason ng sasakyan, meron na yung road users tax na charge. So, kaya ako po'y naniniwala na talagang yan ay hindi tama, hindi makatwiran at hindi makatao, by the way. And Mr. Chair, gusto ko lang itanong po sa MTPB. Kapag ka po yung nahuli ninyo na truck driver walang travel permit, magkano po ang multa? Pagka wala pong travel permit po yun, Your Honor, as far as I know, 1,500 po ang sinisingil po. Nilalagay po doon travel with, yung walang travel permit. Pero with regards po doon sa, ulitin ko ulit, no? Yun doon po sa, hindi po lahat ng mga trucks ay sinisingil po ng siyudad ng Maynila na pumapasok. Lahat naman po yung ordinansa po naman po ng permit to load equipment, yung amendment po ng Section 92 under Ordinance 8092, duman po sa City Council po yan. Nagkaroon po tayo ng public hearing po ang City Council po ng Manila dyan. So lahat po ng mga stakeholder, kasama rin po yung mga truckers, na-invitan po lahat during that City Council. Ano. Mr. Chair, if I may, paglilinaw po sa lahat, sabi po, yung stakeholders in-invite, malinaw po na hindi talaga katanggap-tanggap yan, Mr. Chair. Bakit po? Ilang thousands ang truck drivers nationwide na dumadaan sa Maynilaan. So by the way, Mr. Chair, hindi na po natin pahabain to dahil maraming mga naaabala dahil sa issue na to. Ang gusto ko pong malaman, magkano po ang multa, Mr. Chair, kapag ka nahuli ka na wala kang travel permit? 1.5 daw, sinagot na yata kanina. Mr. Chair, at sinagot po ay yung 1.5. Pati penalty na yun? 1.5 po. Ito po yung nalagay po sa ano po. Ah, Mr. Chair. May receive po yun, may ticket po. Pag inuli ko po ng Mr. Chair ng wala, unang-una po, wala po kong travel, permit to travel. I-issue po kayo ng citation ticket po ng traffic enforcer po ng Manila. Pagkatapos, babayaran niyo po sa Manila po yon. Ang pena po niya is 1,500 po. By the way, Mr. Chair, tama po yon. Hindi sinasabi doon na no travel permit. Ang inilalagay na violation, ang violation, no entry. Pumasok doon sa hindi nila pinapayagan. Kaya nga po, Mr. Chair, sinasabi ko paulit-ulit, hindi manghuhula ang truck drivers. At ito po, Mr. Chair, ay napakalaking pabigat sa mga truck drivers. Why? Sinacharge po ito ng kanilang mga boss sa truck drivers. And siguro po, Mr. Chair, next time na magkaroon tayo ng committee hearing, with all due respect, Mr. Chair, if I may, dapat po sana makapag-comment ang ating butihing partners from DILG kung ito po ba'y legal, may basehan. Kasi po, as far as I know, may nabasa ako, hindi ko lang ma-recall exactly
May pagbabawal po dyan, Mr. Chair, DILG. So, by the way, para lang po matapos itong issue na ito, ang nabanggit po ng ating partner from MTPB, 1,500 ang penalty doon sa no entry. Ganito po yun, no? Wala lang po kasi sa akin yung, hindi ko lang po alam yung exact na magkano po yung no entry, no? Pero kapag halimbawa po, no, na yung truck po, out of route po siya, ang pena po niyan, by ang tinitikit po ng traffic enforcer po natin dyan, yung violation of out of route. Pagka malinaw po siya na entry, violation of no entry ng mga trucks. Yes. Yung binasa lang po tayo. Mr. Chair, whatever violation ng e-charge, pero ang ginagamit po nila, Mr. Chair, yung walang travel permit. Keso ano pa yan? Out of route, illegal entry, no entry, or whatever.